kotse, hindi po ikaw. Kaya lang, anong nangyayari? Ayaw mo naman tumawid. Kaya lang nakita mo may isa kang kasama, tumawid, nakatawid. May sumunod na tumawid, nakatawid, nakigaya ka na rin. Ayaw mo naman uminom. Ayaw mo mag-yosi kasi alam mo masama sa katawan. Kaya lang one time, may napuntahan kang party. Yung napuntahan mong party, nakita mo lahat umiinom, nakita mo lahat nag-yosi, at parang ang saya nila. Dumating ka sa point na nag-yosi ka na rin. Ayaw mo naman mag-Facebook. Mas love mo nga si Friendster before. Kaya lang kinulit ka ng kinulit ng mga kaibigan mo. Uy, maganda ang Facebook, maganda ang Facebook. Dumating ka sa point na sinilip mo si Facebook. Habang sinisilip mo, sabi, medyo maganda naman si Facebook. Kaya lang, mahal ko pa rin si Friendster. Hanggang dumating sa point na kinalimutan mo na si Friendster, si Facebook na lang ginagamit mo ngayon. Ano yung point ko? Guys, ang dami po nating ginagawa na hindi po tayo ang nagdesisyon. May question ako, sino po ang college student dito right now? Malibang kay May. Ikaw na lang, at anong course mo? Alam mo ba bakit ka nag-college? Bakit? Sige, bakit ka nag-college? Para? Para may makamit. Para po may makamit. Ano yung gusto mong makamit? Galigaya. Anong gusto mong makamit sa buhay? Makamit. Para may mamit? Ano ba? Makamit, mamit. Ano? Ha? Maka? Makamit. Makamit ng ano nga? Ha? Course po. May makamit na course. Anong meron pag may nakamit kang course? Makahanap ng trabaho. Now, if you're going to ask yourself, especially sa lahat po ng students right now, ang iisipin mo kaya ka nag-college kasi para magkaroon ng income, right? But the major reason kaya ka nag-college kasi nag-high school ka. Bakit ka nag-high school? Nag-elementary ka. Bakit ka nag-elementary? Kasi nag-nursery ka. Bakit ka nag-nursery? Kasi in-enroll ka ng magulang mo. Ibig sabihin po, we have plenty of things na ginagawa natin right now na hindi tayo nag-decide. Sino ang nag-decide? Parents natin. But the question is, nakita ba ng parents natin kung anong mangyari sa panahon ngayon? No. Yung formulang binigay nila sa atin, napaka-effective nun, nung panahon, nung binigay nila, but not now. Ang daming nag-aaral. Ang laging binobombard sa atin sa loob ng school after makagraduate ka, gaganda buhay mo. Pero after mo graduate, wala nang pakialam sa yung school, bahala ka buhay mo kung may mahanap kang trabaho or wala. Now, my point is, bakit kailangang gawing mahirap ang tao? Okay, ang title po ng ano ko, tawag niyan, itong topic natin, this is J. Lim Changing Mindset. Actually, this is accumulated na information. Hindi lang to galing sa akin, sa mga libro, sa mga kaibigan ko na namimit ko na simpo kami ng mag-isip, at sa mga iba't ibang experience ko rin sa buhay ko. Now, we are all victim. Victim tayo ng isang paniniwala na gusto tayong sadyang gawing mahirap. Bakit kailangan gawing mahirap ang tao? Kasi pag ang isang tao mahirap, madaling makontrol. Tama, mali. Pag mahirap ka, wala ka lang ibang goal, kumita ng pera. Habol ka ng habol ng oras. Sometimes hindi mo na alam kung nabubuhay ka pa eh. Sa mga nag-work right now, especially alam kinakapos ka lagi, di ba hindi ka, wala ka ng ibang buhay. Trabaho, pasok sa trabaho, uwi ng bahay, trabaho, uwi ng bahay, trabaho, uwi, doon ka na umiikot. Now, may mga iba't ibang reason. Dadaling ko na nga itong kopya ko. May question po ako sa bawat isa sa inyo. Is saving money importante? Yes. Is saving money nakakatulong para sa'yo? Yes. The answer is, kayo po sumagot sa gagawin kong illustration. Meron po bang bangko na pwedeng magbigay ng 50% na tubo after 5 years? Wala, right? Okay, sabihin na natin today is 2012. If 2012 right now, bawasan ko ng 5 years, that is 2007. Okay, ngayon, halimbawa meron akong 1,000 pesos. At nagkataon, kaibigan ko at close friend ko yung manager ng isang bangko. Pinagbigyan niya ako ng tubo na after 5 years, yung 1,000 pesos ko, tutubo ng 50%. Magiging magkano lahat? Very good. 1,000? Question. Lumaki po ba yung pera ko or lumiit?
Matutuwa ka ba kung ganito nangyari sa'yo? Tumubo pera mo? Eh, seryoso, matutuwa o hindi? Kasi ilagay nyo to sa banko, after 5 years, sa totoo lang, 1,000 pa rin na halos. Now, question. This is the real hallucination. Anong ibig sabihin ng hallucination? Ito yung sa tingin mo, totoo, pero back of the mind na nangyari, hindi siya totoo. Hindi po totoong lumaki yung pera mo. Why? Noong 2007, kung bibili ka ng isang Marlboro Lights na stick, ang Yosi noon, 1.25. Makakabili ka, kung may 1,000 pesos ka, tuubusin mo sa stick ng Yosi, makakabili ka ng 800 pieces na stick ng Marlboro. 2012, tumubo pera mo. Tuwan-tuwa ka ngayon, yes, ang laki ng pera ko. Subukan mo bumili uli ng Yosi ngayon. Ang Marlboro Lights ngayon is 2.5. Ibig sabihin, makakabili ka sa halagang 1.5, ubusin mo, ibili mo ng Yosi, ang mabibili mong Yosi, 600 pieces. Question, is savings really important? Your money is doomed to go down. Tinuro ba sa atin yan? No. May kwento sa atin ng bata. Gayahin mo silang gam. Na tuwing may pagkain, iniipon. Nung nagkaroon ng bagyo, si Tipaklong, wala nang makain, silang gam meron pa rin. That is fairy tale. Hindi totoo yan. This is reality. Nung unang panahon, 1,000 mo mag-grocery ka, 2 bit-bit mo. Ngayon na panahon, mag-grocery ka, ganito bit-bit mo. Tama, mali. And if you're working, halos hindi tumataas na sweldo mo, tumataas pa expenses mo, anong mangyari sa'yo? You're doomed to go down. Ang daming tinuro sa atin na actually, yung pinaka dapat matutunan natin, hindi tinuturo. Maliban dito sa saving money. Okay, second na question ko. Ano pang pinaka-routine natin lagi? Go to school? Work? Anong kasunod? Now, this is very important. May mga matatakel ako, sino yung may mga pakana ng pagiging mahirap natin. Sa mga mababanggit ko pong institution, hindi ko po tinutukoy ang isang person mismo. Just like one of the greatest tool kaya tayo nagiging mahirap is the... Kung meron pong teacher dito, meron pong principal dito, hindi po kayo ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko is the school educational system natin. Bakit? Ano bang meron sa school? Sa school, pinapunish ang pagkakamali. Pag nagkakamali ka, bobo ka. Parang ganito, nag-take ako ng exam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama ko lang number 1. Anong tawag sa akin? Bobo. Masarap bang tawaging bobo? Masarap ang pakinggan tatawagin yung naka-perfect at sasabihan ng teacher, etong naka-perfect na to magiging successful to. What about you na isa lang tama mo? Mali-mali ka na nga, dinown ka pa, pagtatawanan ka pa ng classmates mo. Di ba ang sarap sana kung babaguhin, instead na ipunish yung pagkakamali, sabihin ka, uy, congratulations, pinerfect mo yung number one, ang galing mo. Di ba mas masarap pakinggan yon? Bakit kailangan mo i-pull down ng isang tao para may ibang umangat? Kung pwede naman kayo pare-pareho umangat. Sa school, ang binibida, si top 1, si first honor, si valedictorian, si cum laude. Hindi nyo ba alam na mas mahirap ang pinagdaanan yung may mga bagsak? Bakit? Ang hirap kaya bumagsak ka, tapos pagtatawanan ka, tapos matatakot ka, sasabihin mo sa magulang mo na may bagsak ka, tapos after nun, ipoporso mo pa rin na mag-aral ka hanggang makagraduate ka? Sino bang kinocongratulate sa... graduation. Si first honor, bakit? Hindi ba mahirap yung pinagdaanan ng mga normal na estudyante? No. Now, sa loob ng school, the moment nag-fail ka, bobo ka, hindi ka magiging successful at maghihirap ka. But in reality, failure and success, magkakambal yung dalawa. You will never become successful unless you fail. Fail means first attempt in learning. Now, after failing, anong susunod na mangyari sa'yo? You will gain experience. After gaining experience, next is you will have the right decision, gawin yung mga bagay na gusto mo, at then you will be successful. Wala pong bata na natutong maglakad
na ang gamit lang isa. Ano yung point ko? This is just like our feet. My left feet, right, left foot, right foot. The moment mag-step ako, step left, step right, step left, step right. Ano nangyari? Nag-aabante ako atras. And this is very important po sa atin. We need to realize that failing is very important and very crucial for you to become successful. Maraming nagsabi sa amin, kaya kayo nakaka-recruit kasi marami kayong pera, kasi magagaling kayong magsalita. You're wrong! Kaya kami gumaling magsalita dahil sa sobrang dami ng nakakausap namin na pilosopo, na nagre-reject sa'yo, mga negative na tao. Sa sobrang dami, dun kami gumaling ng gumaling, kaya kami naging magaling. In short, kahit hindi ka marunong, it's normal. Wala pong natuto na first attempt niya, magaling na siya. Lahat ng natuto, parang pagluluto yan. Paano ka magiging magaling na cook? Pag tumimpla ka at medyo matabang, anong susunod gagawin mo? Pwedeng dagdagan mo ng asin, dagdagan mo ng suka, hanggang makuha mo yung eksaktong formula. Pagdating ng oras, magiging magaling kang cook. Ibig sabihin, lahat magsisimula saan? Nasunugan ka, di ba? Nagluluto ka, nasunog yung niluto mo. Okay lang yon. We need to love. Now, may question po ako. If you want to become successful in your life, you need to be childlike. Anong childlike? Ugali ng isang bata. Pansinin nyo pag may infant sa bahay ninyo. Infant, batang bata pa. Gusto niyang kumain. Sabi niya, gusto niyang magatas. Anong gagawin niya? Iiyak. Palitan mo yung lampin. Anong gagawin niya? Ihele mo. Anong gagawin niya? Padidiin mo. Anong gagawin niya? Tatahan. Ibang senaryo. Basang-basa yung diaper ng bata. Gustong-gusto niyang palitan yung diaper niya. Anong gagawin niya? Iiyak. Pinakain siya, pinadede siya. Anong gagawin niya? Inihele siya. Anong gagawin? Palitan yung diaper. Anong gagawin? You see, yung bata hindi marunong magsalita pero lahat ng gusto niya nakukuha niya. Why? He doesn't quit. Hanggang hindi niya nakukuha yung mga bagay na gusto niya. The problem with us, habang lumalaki, ang daming nilalagay sa yung wall. Ang daming nilalagay sa yung obstacle. Nag-networking ka, nag-fail ka lang ng ilang buwan, anong sabihin mo? Hindi kasi para sa akin yan eh. Para kasi sa ibang tao yan eh. Kasi sila maswerte na kasi nauna ako, huli ako eh. Ako kasi pangit, sila gwapo. Di ba kahit ano na lang rason, masabi mo lang. Para ma-justify mo lang yung nangyayari sa'yo. But take note guys, ang bata maliban sa hindi sila nagko-quit, second, madali silang tumawa. Lahat po tayo may tinatawag ako na lahat ng bata is genius nung pinanganak. Genie in us. Yun ang ibig sabihin ko ng genius. Lahat po tayo merong genius loob ng katawan natin. If you're familiar with the movie of Aladdin, actually yung pinaka first na movie nun, hindi po siya 3 wishes. It is an unlimited wish. Now, pansinin mo, pag meron kang gusto na isang bagay, saan ba nagsisimula lahat? Sa utak mo. Gusto mong kumain ng egg sandwich. Iisipin mo, masarap kumain ng egg sandwich. Now, I have 2 choice. Bibili ng egg sandwich or magluluto or gagawa ng egg sandwich. Now, pansinin mo maya-maya, kumakain ka na ng egg sandwich. Ibig sabihin, saan siya magsisimula lahat? Your thoughts. Kaya lang, we are the victim again of tinatawag ng social conditioning. Sa school, anong tawag? Is number one, anong tawag pag cheating? Masama, hindi. After mo graduate, nagtayo ka ng isang negosyo at nag-hire ka ng accountant, nag-hire ka ng engineer, nag-hire ka ng lawyer, ang tawag po dun is cooperation. Now, anong pagkakaiba ng cheating sa cooperation? Cheating kasi eh. Nangopya, alam mo, mamain ako sa math. Nangopya ako sa classmate ko magaling sa math. Di ba cheating yon? Oh, may wala akong alam sa accounting. Nag-hire ako ng accountant. Siya yung gumawa. Di ba cooperation yon? Di ba pareho din yon? Now, bakit kailangan i-separate yung mga galing ng kada isa para lalong hindi ka maging magaling? Kasi ang pinakamabilis na way of progress ng learning is magsama-sama kayo. Pag nag-iwahiwalay kayo at magbibis ka lang sa sarili mong galing, wala mangyari.
itong building na to, nagawa ba to dahil sa isang valedictorian, dahil sa isang cum laude? No. Nagawa tong building na to dahil sa architect, dahil sa engineer, dahil sa electrician, dahil sa laborer. Ibig sabihin, iba't ibang tao ang nag-combine bago mabuo to. But anong ginagawa dito? Dapat mag-isa ka lang. Magaling ka sa science, magaling ka sa Pilipino, magaling ka sa English. Hindi mo kayang i-memorasyon. Bakit nga, may teacher ba na siya ang teacher sa lahat ng subject? O yung teacher nga, hindi niya ma-memorize lahat? Tayo pa expect na i-memorize lahat? Guys, sometimes, you need to wake up. Don't ever do things dahil lang sa nakalakihan mo. Don't ever do things dahil yun ang sinabi sa'yo. Sometimes, it's not bad to analyze things. Tama ba ginagawa ko or hindi? Ang dami sa atin na ito ang ginagawa para tayong zombie. You don't analyze anymore. Tayo ang pinakamagandang creature sa buong world. Hindi po tayo hayop na hindi tayo pwede mag-isip. We can analyze things. Ang hayop, ang alam niya lang, kumain, matulog. Hindi po tayo hayop. And wag po sana nating gawin na kung anong ginagawa ng karamihan, yun na lang susundin mo. Wala pong masama kung i-analyze mo kung tama ba or hindi ang ginagawa mo. Ang daming tinuro dito, question. 50% man lang ba ng napag-aralan mo sa school na gagamit mo ngayon? Halos nang ginagamit mo, yung natutunan mo lang nung elementary. Magsulat, magbasa. Actually, sometimes it's already enough. Paulit-ulit lang naman yung subject, nag-iba-iba lang. Di ba yung CB kakultura, nagiging history. Di ba? Pero pareho lang naman. Guys, maliban doon, maliban dito sa cheating and cooperation, sunod na dito, obedient. Tinuro sa atin maging masunurin. Ano yun? May isang kasabihan. Ako naging victim din ako nito nung nag-aaral ako. Matigas po ulo ko. Pag feeling kong tama ako, in-argue ko teacher ko. Sinabihan ako. Alam mo, kasi may isa akong teacher, galit na galit ako sa kanya. Pinagsabihan ko siya ng pinagsabihan, sir, mali ka, ganito, ganito. Galit din siya sa akin. Sinita ko ng isang teacher, pinagsabihan. Hindi man sinita, in-advisean ako. Alam mo, Joseph, kahit tama ka, i-teacher yan, huwag mong kontrahin. Kasi mali yun. Imagine mo gano'n na logic. Mali na nga siya, hindi mo pa siya kukontrahin. Kaya lang pansinin mo, pag kinarer mo ng todo, ang lahat ng tinuturo sa school, you will be a great. Pansinin mo, lahat ng ginagawa sa school, after you graduate, ginagawa sa trabaho mo. Almost 8 hours a day ang trabaho sa school, ganun din ang trabaho. Bawal mong kontrahin ng boss mo kasi pag kinontra mo, masama ka. Ganun din dito, bawal mong kontrahin ng teacher. Hindi mo na dapat pag-aralan pa yung ibang bagay kasi pag pinag-aralan mo yung ibang bagay, baka matuto ka, guyahin mo yung negosyo niya. Kaya di ba may separation sa job? May iba kang gagawin na hindi mo alam yung ibang gagawin, hindi rin nila ibang gagawin para hindi ka magkaroon ng conclusion na automatic, pwede mo palang gayahin yung ginagawa niya, automatic, pwede ka rin pala magtayo ng ganun klaseng negosyo. Kaya lang sadya siyang sinosuppress. Bakit? Para you're so busy. May tanong lang po ako. Sabi ko nga po sa inyo, oy, dumi. Sak. Ano yun? Meron ba? Ano yun itim? Meron ba? Uy, pahingin naman ng tissue. Ayan, isipin nyo na lang ako, si Nora Honor lumipat lang dito. Okay. Ngayon, nawala tuloy ako. Yun. May dalawang klaseng alipin noon. Ayun, thank you po, sir. Hindi nyo pa naman to inahin. Okay. Mali mo siningan eh. Anyway. Anyway, ganito guys. May dalawang klaseng alipin before. Alipin sa gigilid, aliping namamahay. May question po ako sa bawat isa. Ang alipin po ba may freedom? May uniform po ba sila? Okay. Ngayon, meron po ba silang savings? Halos wala rin. Ngayon, second question. Ang nagtatrabaho po ba may freedom? Meron po ba silang uniform? Meron po ba silang savings? Again, zombie. Meron po bang uniform ang zombie? Oh, may distinction sila. Mahala, tama naman ang zombie. Tama? Ang dami naman yan. Okay, sunod na question. May freedom po bang zombie?
Wala, may sarili, may gawa silang move na sila lang gumagawa. Ano pagkakaiba ngayon? Nung alipin sa gigilid, alipin na mamahay, sa updated, ang tawag namin dun is, nakalimutan ko yung term eh, basta parang dinamitan na slaves, sumunod sa zombie, anong difference ng tatlo? It's all the same. And as I see, lahat sa inyo, I don't see zombie. I don't see slaves. All I see a person na naging victim ng social conditioning na sinadya tayong sabihin, hanggang ito lang kaya mo. Hanggang ito lang pwedeng gawin mo. Hindi mo na pwede, huwag ka na mangarap. Second factor na nagdadagdag sa maraming tao maging mahirap. Tingin nyo, sinong pwedeng humula? The second, number one, school. Number two, parents, pwede rin puma. Pero meron pang isa, maliban sa parents. Okay. Nasabi na yung kanina kailang pangatlo ko yon. Yung number two is media. Ang dami pong palabas na walang kakwenta-kwenta. Nanunod ka ng PBB. Anong meron dun? Aabangan mo yung mga buhay-buhay nila. Anong meron dun sa'yo? Tuwan-tuwa ka manood. Eh, scripted naman lahat yon. Tapos sometimes kung anong gusto nilang pasikatin, yun ang papasikatin doon. Meron dating member ng PBB, member ng AIM na galing PBB. Kung anong gusto nila maging ugali mo, yun ipapalabas nila. Gusto maging masama ka, mataray ka, yun ang gagawin nila. Gusto maging mabait ka, yun. Willing-willing tayo manood noon. Anong nadadagdag sa buhay mo? Soap opera. Di ba? Imbis hindi ka madrama, nagiging madrama ka sa papanood noon. Tama, nananahimik kayo, maganda gising mo, nanood ka, mamamatay yung bida, nalungkot ka tuloy. Imagine, tontuwa kang ginaganon mo sarili mo, imbis wala kang problema, magdadala ka ng problema ng... Guys, maliban sa media, ano pang tinutulong sa media? Kinokontrol. May pag-usapan po tayong isang pinaka-famous person. Marcos. President Ferdinand Marcos. Pag sinabing Marcos, anong papasok sa isip ninyo? Diktador. Masamang presidente. Napaka-worst na president. But pag-usapan po natin facts. Ferdinand Marcos, siya po ang gumawa, siya mga project niya, ang Philippine Heart Center, Philippine Lung Center, Philippine Folk Art Theaters, ang dami po. Siya rin naman po ang nagpagawa ng National Road. San Juanico Bridge. Nung si Marcos pa po ang presidente that time, ang dollar is 2:1. 2 pesos is equivalent to $1. Nung si Marcos pa po ang presidente, Asia is the top second most powerful at mayaman na country nung panahon niya. Pag sama-samahin mo yung lahat ng nagawang projects nung mga sumunod na presidente, Cory Aquino, Fidel B. Ramos, President Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, at Pinoy. I-combine mo lahat, niwala pa po sa 1/4 ng nagawa niya. Question, kung talagang mabuting presidente si Marcos, bakit nagkaroon ng EDSA Revolution at napaka-successful? Sometimes guys, even you're a good guy, pag napagkampi-kampihan ka, look at President Estrada. Tinira niya na tinira yung Camp Abu Bakar. Meron isang nakialam, kaya siya napatalsik. Hindi naman dahil sa ginawa niya sa wedding, lahat naman ng presidente nakikinabang doon. Now again, balik tayo kay Marcos. Okay? Imaginein mo, sabi sa akin, EDSA Revolution, paano naging successful? Take note, if you're going to analyze, only 2% of the population of Philippines ang pumunta sa EDSA. At karamihan pa doon, hindi po nila alam bakit sila nandoon. May mga nag-oosyoso, may mga magnanakaw, may mga nagbebenta ng kung ano-ano. At take note, maraming estudyante nandoon. Bakit kayo nandoon? Sabi po kasi ni teacher, pumunta daw kami. Anong laban ng isang estudyante pag sinabihan ka ng teacher class, walang pasok? Di ang sayo niya, walang pasok. O EDSA daw tayo nandun. Tinanong yung mga madre, bakit kayo nandito? Anong sabi? Utos po kasi sa amin ni Cardinal Sin. Para po sa amin, ang utos ni Cardinal Sin, parang utos ng God. Kaya sila nandun.
Bakit walang nangyaring patayan? Isa lang ang pinaka-importante doon. Sabi ni Marcos sa lahat niyang tauhan, walang magpapaputok. Imagine niya. In-explain ba sa atin yan sa history books? Sinabi ba? No. Just like if you're familiar kay President Libya. Gaddafi. Pangit na presidente, again diktador. But if you're going to research yung nangyari before sa country niya, ang country niya po, ang education is libre. Pag nagpakasal kayo ng asawa niyo, automatic bibigyan kayo ng kapital para sa negosyo niyo. At take note, kasi mag-aaral kasi ibang bansa, sila ang sasagot. Pupunta ka ng ibang bansa, libre lahat. Question again, bakit ganon? Ito na lang, palaruin nyo lang sa isip ninyo. Kung ang ine-export ba ng Libya is food supplement, mushroom, do you think gigirahin sila? Ano bang ine-export nila? Anong ine-export ngayon ng Iran? Ano ngayon ang mangyari na pinagpaplano ulit? Iraq, meron daw nuclear weapons. May natagpuan? Wala. Mampatay ka ng isang murder. Mampatay ka ng maramihan buong country, hindi na murder. Ano yun? Patriotism. Imagine. Just imagine, yun ba talaga ang mundo? No. Nasadya lang tayo na pag pinalabas na dito, totoo na yan. Pag sinabing Mindanao, nakakatakot. Don't you know, one of the safest places is in Davao City. Pinakamalinis, pinakamaganda. Sabi nga, may biro eh. Pag ang Muslim, nampatay, may nangyari, terorista na. Pero pag ibang tao, hindi. Grabe yung racial discrimination natin. But sana guys, let's start right now. Pag pumunta ka, do you think kayo iba sa akin? Do you think na iba tayo? Of course not. Pwede mo bang sabihin yung left arm mo, magkaiba sa right arm mo? No. Ang makikita mo, one whole body, right? Lumabas ka ng moon, makikita mo, one whole earth. Hindi ko po nakita yung Muslim, hindi ko po nakita yung Buddhist, hindi ko po nakita ang Filipino, hindi ko po nakita ang Amerika. Ang nakita ko lang isang one whole earth. Then hindi po natin kailangan magkanya-kanya. Kailangan po natin magkaisa. Kailangan po natin magising po tayo sa katotohanan na marami pong ginawa sa diyang nilalagay sa atin para makontrol po tayo. Maliban sa media, ano pang tingin yung iba? Parents, ano pa? Ito, site example, gaano kagaling mag-control to. Would you imagine ang tubig pibilhin? Nagkaroon ng news. May isang tao na tagpo ang patay sa supply ng tubig. After nun, nagkaroon ng ameba, outbreak, cholera outbreak, ang daming sakit. Biglang, tan-tanan, merong hero. Sino? Si dispenser. Pansinin mo lahat tayo ngayon, binibili mo ng tubig. Tinakot ka muna ng tinakot. Anong nakadrawing sa tubig na binibili mo? Fountain? Magandang lugar? Hindi naman galing yun dun eh. Tap water pa rin galing yung biniinom mo. Do you see paano tayo nakakontrol? Kasi we're so fanatic about this. We don't, again, analyze. We just follow things kasi ginagawa ng karamihan, sinusunod ng karamihan. Now, it's about time to start again. Number three. Guess. Again. Kung meron po mga politiko po dito, hindi ko po tinutukoy yung person, ang tinutukoy ko po mismo yung sistema. Government, anong pinaka one cause ng tao hindi nagsusumikap? Anong binabalik sa'yo niyan? Umasa ka na lang nayayaman ka dahil sa tama mo sa numero? Don't you know na mas mataas yung rate na masagasaan kapag pauwi mo galing sa pagtaya ng loto kaysa manalo ka sa loto? Actually, meron yung isang survey na mas mataas yung chance sa muntamaan ka ng kidlat kaysa manalo ka sa loto. And take note, after winning in the loto, anong matututunan mo? Wala din. And mauubos mo rin yung pera mo in the long run. If you want to become rich, huwag pandayain. Huwag ka mo dito.
Marami nga akong tanong pagdating sa mga batas natin sometimes. Masama ang droga, kaya bawal. Nagkakosya ng violence. Nagkakosya ng maraming mga problema sa atin. Bakit ang alak nililigal? Masama ang sugal, kaya bawal ang weteng. Bakit hindi hinuhuli yung mga nasa kasino? Bakit pag sugal ng mahirap, hinuhuli? Saklaan, bawal. Sinisipa, hinuhuli. Ibinabalita sa TV na, ayan, mga sugarol. Bakit hindi man lang nila pasukin yung kasino dyan? Ang daming pwedeng source ng income maliban sa ang tao sa dyang gawin mong sugarol. Ayusin lang, una, yung pagkokolekta ng tamang buwis. Sino lang nagbabayad ng buwis ng tama? Empleyado. Bago mo makuha yung sweldo mo, tanggal na yung buwis. Ang negosyante, hindi. May paglalaruan pa sometimes. Ang daming pwedeng way. And ito din, being baka sabihin nyo, eh kasi ang gobyerno natin corrupt, guys. Before you tell them na corrupt, make it sure na tuwing election, hindi ka nang hihingi ng pera. Kasi ang problema, malay mo, sa atin din nag-start. May tatakbong politiko. Hindi pa nga nakakaupo, ang dami nang humihingi. Pahingin, nagkasakit ako, wala akong pamasahe, wala akong ganito. Pag hindi ka binigyan, magagalit ka pa sa politiko. Ayun, napakakuripot na, hindi ko yan ibuboto. Tapos, do you think pag nanalo siya, babawi sila? Hindi, of course, babawi yon. Kaya start natin sana ang change sa atin, hindi sa ibang tao, hindi sa gobyerno, hindi kung saan, sa atin. Bakit kailangan ang tao sa dyang gawing mahirap? Kasi madali kang makontrol lahat dito. Sometimes, ito na nga inisip natin tagapagligtas eh. Eh, nakakailang wish ka na sana yung presidente pag magbago na para yumaman ako. Guys, ilang presidente nang dumadaan sa'yo? Kung hanggang ngayon hindi kayo mayaman, hindi na po presidente ang problema, kung hindi sarili mo. Ilang presidente na dumaan sa'yo kung sobrang dami na? Now, pansinin mo ang batas. Familiar kayo sa mineral water? Yung maliliit. Alam nyo po ba, halimbawa, gumawa ako ng isang business ko na mineral water sa, halimbawa, Bicol. Bawal ako mag-distribute ng maliliit. Ang pwede ko lang i-distribute, malalaki. Bakit? Kasi nga umaray yung mga big companies na dapat bawal kasi malulugi sila. Kasi nga, halimbawa, galing Manila, yung maliit na bote. Pagta-travel pa ng Bicol, may cost pa yan dahil sa travel. Eh kung taga Bicol na mismo yung may supply ng tubig, wala nang costing ng... Kinausap nila, nagkaroon ng batas na bawal ang mga maliliit na supply ng tubig na magbenta ng maliliit din. Question. Ano ang problema natin ang mahal ng kuryente? We have solar energy, hydro energy, wind energy na libre. Bakit hindi yun dinidevelop? Sa amin sa Bicol, meron naka-inventong isang lalaki. Nagawa niyang patakbuhin ang isang sasakyan using a water. Nasaan na ngayon yung taong yon? Hindi sinuportahan ng government. Bakit? Umaray yung tatlo. Si Petron, Shell, Caltex, ito million-million. Huwag niyong i-develop yan. Lulugi kami. Kasi ang tubig kahit saan. O ngayon, wala. We have so many things na dapat maintindihan. Kung tayo mismo magtutulong-tulong, makakapag-create tayo ng change. Pero kung magsisihan tayo, magsisisihan, wala mangyari. Now, I would like to entertain any question before ako mag-proceed sa mga iba ko pang sasabihin. Any question po, kung meron po kayong gustong itanong about sa mga nasabi ko, you're free po to ask. Sige po, huwag po kayong mahiya. Ako nahihirapan sa inyo, parang init. Oo nga, ang dami niyong pumunta eh. Question, sino po may tanong para medyo relax lang tayo ng konti? Question, sige po sir. Conventional would not create disorder. Hindi tayo maging conventional would not create disorder. Hindi naman po. Kasi ako hindi ko na inabot tong halos lahat sinunod ko. We don't need kasi to follow yung nakasanayan ng lahat. Sometimes we are also the victim. Sometimes even parents, pipilitin mo yung ayaw ng anak mo. Pinanganak pa lang yung bata, paglaki niyan magiging magaling na engineer yan. Eh kung ayaw naman niya maging engineer. Kumbaga, we have our own free will. Na sometimes na di-deprive, kaya yung pinaka-talent mo hindi rin lumalabas. Subukan mong gawin mo ang isang bagay na hindi ka masaya. Do you think mag-excel ka?
Of course not. Pero subukan mo gawin ang isang bagay na masaya ka. Kaya lang, sabi ko nga, victim tayo ng isang pagpapalaki. What if pinanganak akong NPA? Lumalaki ako, nakikita ko yung mga kapwa NPA pinapatay ng militar. Pag lumaki ako, galit ba ako sa militar? What if pinanganak naman akong militar? At nababalitan ko may mga NPA na pinapatay yung uncle ko na militar, yung tito ko na militar, magagalit ba ako sa NPA? The question is, sino ba sa kanilang dalawa ang tama? Sino ba sa kanilang dalawa ang mali? Again, we are a victim, depende kung saan ka lumaki. And sabi ko nga, sana yun ang ma-realize ng bawat isa sa atin right now. Ako, itong topic ko ngayon, this is not also about networking anymore. This is about life. Nasabi ko, kung magsisimula sa atin yung change, who knows? Can never tell na because of sa atin, paunti-unti nagbago yung pananaw mo. Imbis magsisika, tumulong ka na lang. Instead, sisihin mo yung ibang tao, gumawa kung anong way na pwedeng maitulong mo. And who knows? Dahil sa paglaki ng paglaki natin, maging malakas ang impact natin sa bawat isa. Question, sir, may tanong pa po ba kaya? May follow-up question pa. Question, another question. Alam mo bakit tayo masyadong takot na gumawa ng kakaiba? Kasi sa tinatawag na acceptance. Pag wala kang trabaho, parang ako naalala ko dati, nung nag-aaral pa after kong graduate, nung nag-networking na po ako, may isa akong uncle, pinuntahan ko, nire-recruit ko. Alam mo sabi sa akin, ah, ikaw ba yung engineer na sinayang mo lang yung course mo? Imagine mo sabihan nga ng ganyan, para bang napakatanga ko na hindi ko alam yung ginagawa ko tama, nang alam niya yun lang. Take note, pag-usapan natin Bill Gates. Bill Gates is one of the college dropout ng Harvard. Hindi siya nakatapos ng Harvard. After being Bill Gates, pinatawag siya ng Harvard para bigyan ng isang award na one of the most successful students of Harvard. To be honest, sakit po ako ng ulo nung high school ako. Dumating po ako sa point, ultimo yung teacher ko, niyaya ko ng suntukan sa sobrang bad trip ko. Tingin nila sa akin, makukulong ako, hindi ako graduate ng college, malululun ako sa droga, lahat na ng masama nasa isip nila. Nung naging Joseph Lim ako, kachat ko yung teacher ko, alam sabi sa akin, Joseph, we're so proud of you. At alam mo, napapamura ako nun habang, say ko, we, di nga. Parang ganon. And sometimes, they don't care, bottom line, end of the day, they don't care kung sino ka after mong, yung grades mo, ang pinaka-importante yung success mo. Subukan mong mangutang sa bangko, tinatanong ba kung plat 1 ka? Tinatanong ba, perfect mo ba yung history? Perfect mo ba yung accounting? No! They don't care about your grades. They only care, meron ka bang pwedeng isang la kung uutang ka sa amin? Anong pwede mong i? Biro ko nga po eh, isa pa. One form. Ito, ano na lang, teaser ko lang po ulit sa inyo kasi medyo mahaba po ang itatopic ko po yung iba. Sometimes, ako may question ako pagdating sa kinakasal. Ano ang tanong ng pare sa mag-ikakasal? Ikaw, lalaki, babae, tinatanggap mo ba yung lalaking to sa hirap at ginawa, bla 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 bla. Bakit pag mangungutang ka ng motor, sinisiay ka? Utang ka ng motor, kaya mo ba magbayad? Magkano ba ang income mo per month? Ito bang bahay nyo talaga? Tutok-tok pa yung bahay mo kung talagang totoo yung bahay mo. Kasi di ba, mali mo, yung mga tabla-tabla yung after mangutang, nawala ka na. Di ba, ganang pag-CCI. After mapatunayan na kaya mong magbayad ng motor, papahiramin ka, papautangin ka. Tama, mali. Bakit sa kinakasal, hindi man lang tinatanong, ikaw lalaki, kayang bang buhayin to? May pera ba kayo na sapat na income para bumuhay ng isang pamilya? Yung motor na hindi buhay, pinapahalagahan. Yung tao na buhay ang pinag-uusapan, hindi pinapahalagahan. Sabi nila, ang importante lang daw sa mag-aasawa is love. Importante po ang love, pero the moment wala ka ng pera, love will flies away. Doon na po yung gulo ng pamilya. Doon na po ang daming nangyayari. Guys, sabi ko nga, ang dami pong sadya tayo, sinasadya tayong gawing bobo pagdating sa pera. And ang dami pong example. May mga ibang magsasabi, magpipreach, hindi importante ang material thing. Hindi importante ang kotse, hindi yan madadala sa langit. Eh bakit yung mga obispo natin nanghingi ng kotse kay Gloria?
hindi mga ordinaryong kotse. May Montero. Di ba, imagine mga ganun, mga high-end pa. Tapos, sometimes they're going to preach na hindi importante yung mga ganun. Parang may malaking question mark. Rome is one of the greatest at pinakamayaman na lugar. Na, hindi nga country, city lang sila, pero ang yaman nila, Vatican. O ba't hindi nila tulungan yung Africa? Ang dami nila mga upuan na ginto dun, ibenta na lang at itulong sa mahihirap. Di ba sila nagsasabi na, share your blessings. Give money to the poor. Eh bakit hingi sila nanghingi? Guys, ang dami po natin na dapat pwedeng ayusin. Question pa po. Gusto mo, kayo naman magtanong. Importante po ang school. Importante ang learnings. Okay? But the school education system na pilit na tinuturo sa atin, yun po ang dapat maayos. After finishing your school, it doesn't mean na yun ang stop ng learnings mo. Akala natin, after you graduate, enough na to. Life is an ending process. Hindi po natatapos na learning siya. Matututo at matutuka ng ibang bagay. This is not just enough. This is just very basic. I'm saying na you don't need to believe lahat ng meron dito. Sometimes you need to just ask yourself, tama ba or hindi yung ginagawa ko? Nakakabuti ba or hindi yung ginagawa ko? Then if yes, do it. If not, then don't do it. Kasi marami sa atin ito, perfect example. Ito lagi ko itong nami-mention. May isa akong na-meet na taga Malabon. Nagtatrabaho siya Ortigas. Tinanong ko magkano ang sweldo. Ang sagot niya, 300 pesos. So, kung magkano pa masahin mo from here going to Malabon. Alam mo, sagot, 160 pesos back and forth. Magkano ang matitira? 140. Tanong ko, yung 140 mo pa, doon pa ba ikakaltas yung pagkain mo, yung makeup mo, yung load mo lahat? Sabi niya, yes. Isang tanong ko, may natitira pa ba sa kinikita mo? Anong sagot? Wala. Anong tanong ko? Bakit mo pa tinutuloy ginagawa mo? Alam mo sagot niya? Kasi nung gumraduate na ako, nung ilang buwan na wala na akong trabaho, kinulit na ako ng kinulit ng nanay ko. Anak, dapat meron ka ng trabaho kasi graduate ka na. Take note, hindi pinag-uusapan kung magkano ang kita. Ang importante lang, meron kang isasagot na meron ka ng trabaho. Ano ang qualification para mag-asawa? Dapat regular ka sa job, regular din yung babae. Pag pareho kayo regular, pwede na kayo mag-asawa. Hindi mo lang pinag-usapan kung magkano dapat yung kinikita. Guys, let's face it. Pag nagkaroon ka ng anak, asset siya o liabilities? Liabilities po ang anak. In terms of money, bakit? Habang lumalaki yung bata, may kakambal yun, si gastos. Lalaki din yung gastos. Ang tanong, what if? Pansinin mo, ito yung normal, ang tawag ko dito, parang normal paradigm ng tao. Papanganak ka, mag-aaral ka, after mag-aaral, pagka-graduate, mag-anap ka ng work, after finding a work, mag-anap ka ng partner, after finding a partner, magpapakasal na kayo. After nun, since kailangan nyo ng bahay, uutang ka o hindi ng bahay. Magkakaroon ka ng housing loan, 25 years, 35 years na may utang ka. After nun, maghanap ka ng appliances. Yung appliances, sobrang baba ng down payment, sobrang tagal ng bayaran. Worse, nasira na yung appliances, hindi ka pa tapos magbayad. Tama mali? Tuloy-tuloy ng ganon. Kaya sometimes, we need to analyze again. Ano ba yung dapat kong gawin para financially? Kasi the moment malagpasan mo to, guys, mas magiging open ka na sa iba't ibang opportunities, mas mag-aaral ka pa ng mabuti, mas matututo ka. Pero the moment ito goals mo, mainitin ulo mo, parang lagi ka nalang bad trip kung sino-sino sinisisi mo. Kasi nga, ito nandito umiikot ang buhay. Question pa. Ang dami nyo, wala man lang. Ang konti lang nagtatanong. Question po. Ano, sangayin ba kayo sa lahat ng sinasabi ko? Gusto ko may kokontra po. Sinong... Hindi seryoso, para at least maging healthy po yung interaction natin. Sabi ko nga kanina, huwag nyo pong isipin ako si Joseph Lim. Isipin nyo lang po, I'm just an ordinary person na nasa harapan nyo at nagsasabi ng kung ano-ano. Question po, sino may tanong sa inyo? Ano po? Sige, ano po yun?
Ako na lang. Okay, sir, ah. Okay. Ngayon, hindi, kaya explain ko lang, sir. Kaya ako gusto kasi baka may mga iba sa inyo na insight na ayoko naman maghiwa-hiwalay tayo ngayon na may magulo sa isip mo. Kasi mama, hindi alangan entertain ko kayo isa-isa yun. Kaya, uy, may tanong ka, di ba? Sana kung meron kang tanong right now, wala pong masama sa pagtatanong. Kumbaga, sabi nga, if you ask a question, you are only fool for a few minutes. But if you don't ask question, you are fool for the rest of your life. Meron akong downline. Sabi ko, nasa galeria ako, magkita tayo sa Kenny Rogers. Nandito ako. 1 hour bago nakarating ng Kenny Rogers. Sabi ko, saan ka nakapunta? I-upline, inikot ko lahat. Sabi ko, ba't hindi ka man ang nagtanong sa guard? I-upline, baka sabihin kasi probinsyana ako eh. Kasi may ganon. Eh kung nagtanong na lang sana siya, di madali pa siya nakarating. Guys, I'm here right now in front of you to help you. Help you in your financial status. Help you na mabuhay ulit yung dugo nyo. Na kaya nyong marating kung ano man ang gusto nyo. Pwede nyong magawa kung ano man gusto nyong gawin. Kailangan lang yung ibang tao na magpupush sa'yo at hindi magpupul sa'yo. Kasi we are, sabi, etong biro ko nga eh. Kung mga anak, puro militar. Tatay mo militar, nanay mo militar, lahat militar. Pinanganak ka na third sex. Ang goal mo magkaroon ng parlor. Tingin mo magagalit sa'yo lahat? Yes. But take note guys, iba't iba nga tayo. Sa mga magulang, you don't own your child. Ikaw lang yung naging way kaya siya kaya nilalang siya dito sa mundong to. And you're there to guide them, not to tell them on what to do and ano yung mga bagay na dapat nilang gagawin at pipiliin. Kung frustrated kang engineer, hindi niya po trabaho na ipagpatuloy yung pangarap mo. Kasi meron din siyang ibang pangarap sa buhay niya. Question. Sipo. After graduate ng college or ayaw mo ng elementary pa lang high school? After graduate ng college, ito lang tip. Huwag kayong gagawa ng source of income na nakakainin ng oras nyo. Kahit maliit lang yung income, basta hindi nakakain ng oras nyo, gawin nyo. Kasi mas nagiging open ka pa sa ibang opportunity. Pag ang ginawa mo, kumikita ka kahit medyo malaki, pero ubus naman yung oras mo at yun ang nagiging mundo mo, dun ka malalagot kasi hindi ka na magiging open pa sa ibang klaseng opportunity. Question pa po. Sige po. Lakasan mo lang. Kaya ba? Ganito na lang po. Actually po kasi sa Lasal ngayon, meron na po siyang networking course. Network marketing course ang Lasal. And take note, ang Lasal, pag nag-aral ka po, ang ituturo is theoretical. Ang in-global po right now is actual na. Bakit mo mapahirapan yung isang bata na dadaan pa sa theoretical kung pwede nang dumiretso sa actual? Tapos, ang nagtuturo pa mismo, mga totoong naging successful, hindi yung mga tao na nabasa lang libro, networking, ganito, ganito. Okay, ang networking class, blah, blah, blah. Pero sila mismo hindi nila naranasan ma-injan, hindi nila maranasan magutom, hindi nila maranasan mapuyat. Yeah!
Sabi ko nga, we are only victim ng tinatawag na acceptance. Sometimes we're willing to sacrifice our own dreams para lang sa sasabihin ng ibang tao. Kasi natatakot tayo, ano na lang sasabihin ng mga kumari ko? Bakit yung anak mo hindi nag-college? Bakit siya nag-networking? Di ba yan ang mga gawain ng mga taong walang pera, wala ng pangarap? Pero no. Bottom line po ma'am, nasa sa inyo po kung ano yung pinaka-goal nyo. Ang goal nyo lang meron maidikit na diploma sa ano yan, sa bahay ninyo. Meron naman pong rekto, mas madali. Paggawa ka, idikit mo na lang doon. But end of the day, the important thing is, ako, even ako magkaroon, pag nagkaroon na po ako ng anak, anong tawag niyan? I'm willing na kung anong gusto niya, kung anong trip niya, hindi ako magdadaan sa basic na flow ng isang normal na tao na sinasabing normal na part. Kung siya ang sama, pansin niyo yung bata, may mga bagay na magagaling siya. Sobrang galing niya. Nung pinakialaman na wala yung talent niya. Sabi ko nga, pinaka-perfect explanation ko na lang, bakit ang bata iwanan mo ng cellphone? 10 years old, hindi marunong, wag mong turuan, iwanan mo, marunong na mag-text, nakaka-call, nakaka-games. Bakit yung 50 years old na nag-aral na ng elementary, high school, college? Tama. Ang dami na niyang na-meet na tao, ang dami na niyang learnings na dapat mas marunong siya at madali siyang matuto. Nung tinuturuan pa mag-cellphone, anong sabi? Ang hirap-hirap nito anak nung panahon namin kasi wala naman nito. Kasi most of us, we always live on the past. Maraming tao, alam mo nung panahon ko, magaling ako. Eh panahon mo yun, tapos na yun. We don't need to live on our past. We don't need to live on our future. We need to live today. Ito yung buhay mo. Question pa po. Sige, sir. Para marinig. Kasi sabi mo kanina na susuportahan mo ang anak mo kung anong gusto niya. Paano kung gusto niya talagang mag-aral ng traditional way ng education natin? Anong sasabihin mo? Anong advice mo? If I'm going to have a child, ang bibigay ko lang lagi sa kanya is mga options na ito pwedeng mangyari, ito pwedeng mangyari. Guidelines lang and it's up to him to decide. Kasi ang learning sometimes, kahit ang isang tao sobrang tigas ng ulo, hindi mo siya pwedeng pilitin na magbago. Darating ang point na magbabago yan sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon, and you just need to show him na if ever ito, parang downline yan eh. May downline na matigas ulo, hindi upline, ito gusto ko, ito effective sa akin. Huwag mong kontrahin. Hayaan mo lang, sabihin mo lang, okay, sige, kung effective para sa'yo, gawin mo. Basta if ever mayroon kang nangyaring hindi maganda sa'yo, sabihin mo lang ako, nandito lang ako to help and to guide you again. Ganun lang kasimple, hindi mo kailangan manduhan. Question pa po? Sige po, sir. Kasi habang wala pa naman siyang ginagawa, pwede mo siyang gawin ng traditional na ipag-education. Pero if ever sa akin, mas gusto ko home study. Kasi ang problema paminsan, pag sinala, hinalo mo yung bata sa mga iba-iba kasi ang breeding ng kada bata. Kung ano yung breeding ng magulang madadala ng bata. Yung bata hindi naman palamura, since palamura yung nanay na hawa, nung naging classmate ng anak mo na hindi palamura, naging palamura din anak mo. Kaya sometimes walang masama expose mo siya kung sa mas madali, mas magandang expose mo eh. Kaya ang bata tumatagal ang growth kasi tayo din may kasalanan. O anak, huwag ka makipag-usap dyan. Usapan to mo ng matatanda. O imbis may expose siya, pansin mo ang bata, pag pina-expose mo kahit kani-kanino bata pala, makita mo ang bilis matuto magsalita at magugulat ka na lang bigla ang lalalim na ng mga sinasabi. Eh sino ang nag-suppress tayo? Sa school, pinagsama-sama yung magkakaedad. Anong pagiging learning nila sa bawat isa? Wala. Kasi pareho lang yung pinapanood nila, pare-pare yung ginagawa nila. What if ihalo-halo mo yung bata sa matanda? May mga araw na ganun. Imagine mo yung learnings na ganun. Pansinin mo pag nag-networking ka. Isa lang sinasabi, 6 months after ka mag-networking, lahat ng mga kaibigan mo, kahit negative or hindi, ang sasabihin, ibang-iba ka na. Dati hindi ka naman ganyan mag-isip. Dati ibang yun na lang nasasabi nila. Bakit ganun kabilis yung changes mo? Kasi nga ang dami mong namimit na tao na iba't iba.
May mamimit kang mayaman, may mamimit kang pilosopo, may mamimit kang mapangarap, halo-halo. Napapabilis yung growth mo as a person. Bakit nagiging napakabagal? Sobrang busy tayo dito. Kaaabang sa mga nangyayari. Tama. Mga scandal, mga nangyari. Andyan, anong nangyari? Patingin nga. Pero yung iba na magaganda, wala kang pakialam. Pakialam ko dyan, hindi yan importante. Yung importante tuloy na nineglect natin. Yung hindi importante naman, yun ang inaabangan natin lahat. Impeachment. O impeachment. Bottom line, end of the day, magkakataluan dyan. Hindi naman sa pinipresentang ebidensya. Magkakataluan yan kung ano magiging decision ng mga senators. And end of the day, kahit ang magkaroon ng impeachment, mahirap umangat ang Philippines dahil sa 1987 Constitution. Bawal mag-invest ang isang foreigner dito sa Pilipinas na magkakaroon siya ng 100% shares. Magiging 40% lang lagi ang shares ng foreigner. Eh, sino mag-invest niyan dito? Tingin naman parliament, katulad ng Singapore, katulad ng British, katulad, sila napaka-successful nila. Bakit ayaw magkaroon ng 100% shares ang mga foreigner pag nagtayo sila ng negosyo kasi maaapektuhan yung mga tycoons natin? At normally, sila din may-ari nito. Kaya iko-control nila ang iba balita. O huwag may balita, baka matira tayo. Iba yung balita mo. Ito, pag takpan mo na lang, iba na lang. Yung ano na lang, intriga sa ibang artisang pag-usapan para nandyan yung mga tao. Yung pinaka dapat pag-usapan, di na pinag-usapan kasi nga, natatakpan. In journalism, good news is bad news and bad news is good news. Pinatay si ganito, minasakar si ganito, front page. Tumulong si ganito, back page. You see, mas tinatakot tayo ng tinatakot. Mahirap yumaman, hindi po yan. Ang pagyaman po nasa sarili mo. Hindi po nasa country, hindi po nasaan. Kasi sabi nila, kung ang pagyaman nasa Amerika, bakit inimbento pa nilang beggar? Di sana walang naging mahirap sa Amerika kung ang pagyaman nandun. Hindi, kahit saan. At don't you know, mas magandang ang buhay sa Pilipinas. Sa Amerika, pag wala kang trabaho, patay ka doon. Dito, kahit wala kang trabaho, magtanim-tanim ka lang, mabubuhay ka. Philippines is one of the, pag na i-compare ko, ang Amerika, wala pong natural resources. Ang Philippines, we have plenty. Kaya lang, nagiging tamad lang kasi ang Pilipino, magsasabi pag nire-record mo, busy, pero pag dito, updated sa lahat. Ilang oras nanonood ng TV, pero busy yan. Question po. Sige po. May microphone ba tayong ano? Tawag yan, wireless? O sige, wala daw. Yun nga ang isang reason. Yun na nga eh. Sinasadya nilang gawin para yung tao maging bobo pagdating sa income para mas madaling makontrol. Kasi nga, school, this is a factory of workers. If you want to become successful workers, school ang karirin mo. Kasi totoo magiging napakagaling mong empleyado. Yun. Yun ang reason niya. Kasi sabi ko nga eh, employment, it is designed not for you to become rich. It is designed for you to work for the rest of your life. If you want to work for the rest of your life, employment is a very, very good vehicle para mangyari yun sa buhay mo. But if you want to have a freedom, hindi po employment. Kasi pansinin mo, bakit ang sweldo sakto lang palagi? Kasi pag binigyan kita ng sweldong sobra, lalayas ka sa akin, makakaipon ka. Pero pag sineldoan kita ng sapat lang for this day, babalik ka the following day. Bigyan kita ng sweldo mo sapat lang for the one month, sa babalik ka sa akin the following month. Kung bigyan kita one year, babalik ka sa akin. Tuwing balik ka ng tuwing balik, ikaw nagtatrabaho, ikaw nagpapagod, ako walang ginagawa, ako yung mayaman. Yan ang reason doon. Question pa po. Last four questions bago tayo mag... Anong oras ba? Sige po. Wait.
I need to be clear. Hindi po sa hindi namin ini-encourage na ang isang tao hindi mag-employment. We're just giving an options kung ano yung gusto mo, kung ano yung goal mo. Kung ang goal mo yumaman, hindi po employment yung sagot. Kasi wala pong yumaman na isang empleyado na walang sideline. Lahat po ng yumaman na naging empleyado, nagkaroon ng sideline. And if you want to become rich, ang employment po is dinadaanan lang, hindi tinatambayan. Okay? It's not bad to work.